Watch me. I'ma get it how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. Call it a power or call it a gift. I call it persistence, the drive is the win. And I don't regret it. Failed a lot, but I learned my lessons. Got new moves, new things, new weapons. And now I finally got the record. You gon' make a statement. So don't quit, don't stop, push through it. Let's go! Morning! All the way from Manila, guys. Hi, boss. Morning. Special talaga ako dito kay Boss Jimmy. Grabe, oh. Dala-dala buong barangay. Gagawin namin yung mid-pipe ng Jimmy. So, papakainin ko muna si Boss Jimmy. So, let's go! More on custom talaga ang ginagawa ni Boss Jimmy. Pwede niyong i-search siya ano, sa Facebook, no, boss? FMS. Molotov, guys! Lagi ko sinasabi, Motolov. Kinorek ako ni Boss Tristan dun, eh. So ngayon, kararating niya lang ng kawayan. All the way from Manila to, guys, ha. Grabe sa effort, kaya hands down ako kay Boss Jimmy. Even itong pickup na ginagamit namin, ito yung exhaust na ginawa namin. Kaya tuwan-tuwa yung mga friends natin kasi sobrang underrated ni Boss Jimmy. Kumbaga, siya kasi mismo ang gumagawa kaya hindi siya nagba-bulk order. Di ba? Tama ba? Yes, sir. Kaya dadalhin muna natin siya sa isa sa pinakasikat dito sa Kawayan, sa Aling Lurings, guys. Famous goto dito sa Isabela. So, boss, dito namin dinadala yung mga bisita. Even Erap dati, yung presidente siya, dito siya kumakain. So, review natin mamaya. A day in a life pala ito, eh. Hindi pala, eh. So, sa mga gusto mo natin sa Isabela, punta kayo dito sa Aling Lurings. Ito na ba yung circle, ate? So, yung circle, guys, laman loob ng bakal. So para siyang dinuguan pero hindi. Here's a little update, guys, sa jimmy natin. Dagdag tayo ng Apio na plate relocator. Actually, papalitan natin to. Magiging spare tire delete na siya. We have a new mugs again. Itong mugs na to, ang specs niya is 16 by 7.5 offset 0. Pero, itong bagong mugs natin, yan, rare. It's TE37X. 16 by 7 negative 5. Same sila ng Carl Style Edition, pero ito kasi may nakasulat na Hope Race. Iko-coating natin siya. Pinapawash muna natin. So, ito na yung Project Jimmy natin. Phase 2 na tayo. So, yan, may bago tayong preno. Endless. So, na Raptor paint rin natin yung ilalim. So far, ganda naman. Rust proof. This, ano guys, for sale na rin natin. Set of 5, T37 XT. Tapos, meron tayong bago ngayon sa likod. Aluminum drum brake. Ganda, no? So, yun lang naman ang konting update sa ating Jimmy. So, mamaya guys, hinihintay lang natin si Boss Jimmy. Papaayos natin yung mid-pipe natin. So, ang agenda for this vlog, papalitan natin ng mugs, papalitan natin ng mid-pipe, titignan natin yung tunog niya, kung ano yung mga mangyayari. So, yun lang naman. A little update lang naman sa Project Jimmy natin. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging. Medyo maliit, no, boss? So, yan na yung galing sa, ano, boss, sa Yoshimura. Yung mid-pipe niya, 1 and 3/4 ba? Parang 1 and 3/8 lang, eh. 1 and 3/8. So, papalitan natin siya ng dos din, para diretso. Mas maigi. Tama, no? No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. So, malaking factor, no, pag magpapalit tayo ng ganyan, tapos naka-turbo tayo. Boss. So mas makakahinga siya. Dapat, boss. Nasaan yung back pressure ng ano, exhaust? Yung turbo itself. Yun na yun. Nandun na yun. Anong magiging factor na magpapalit tayo ng mid-pipe? Hindi siya ganun ka-restrict, boss. Ito yung mid mo at yung muffler mo, same diameter na sila. Parang ano na, full exhaust na talaga. Yes, boss. Para ano din, pantay na yung taba ng tubo. Kasi kung mapapansin nyo, guys, ang liit ng tubo. 1 and 3/4 tapos ito 1 and 1/2. So ngayon, kino-coating namin tong TE37. Geon rims ang gamit natin, guys. Ano yan, boss? Ano yan? Flex pipe. Grabe. Who I am, I'm making a new plan. Rearranging. So guys, ito yung Apio na Yoshimura. Ito yung weld nila. What can you say? Bigla ka nahiya. Hindi, boss, kasi ano,
Ang titanium kasi, maganda siya tignan kasi nga nag-iba yung color. Pero kung tutusin, lalo pa sa mga aerospace ganun, kasi yung kryptonite niya, yung hangin. May certain temperature kasi yan eh, na dapat yung shielding mo ng argon, malakas. Kaya ang acceptable na color nito, yung pale straw, yung gilid, dapat wala siyang color. So dapat puti lahat yan. Although boss, stainless to ah. Sa loob kasi ng muffler natin to, kaya hindi classified. So dapat kasi boss, mas maganda yung tahi mo sa titanium compared to stainless, kasi mas mahirap i-weld yung stainless. Hindi gasgas oh. Gasgas to, no? Pero actually guys, pangarap ko yung dalawang bilog dito. So try natin mag-modify ng ganun. Kaya ayaw ko rin mag-titanium masyado kasi sobra siyang selan. Magpainit siya. Kailangan, before siya bumaba ng 600 centigrade, na-shield mo siya ng argon. Oo. Kasi kung hindi, ito yung naging result. Although ito naman kasi yung mga sunog, parang ano yan eh, parang pinapasa mo yung titanium mismo, kaya siya nagka-color. To be honest, hindi ako makapaghintay nun. Pero ngayon, sinadya tayo ni Boss Kim dito sa Bella para gawin yung mid-pipe natin. Buo na siya, magiging dedos na siya para buo yung ano power na ano, hindi siya sakal. Naka-turbo, tapos parang yung gitna niya, yung mid-pipe niya, para naka 1 and 1 half. Sa mga non-turbo, ano bang ano, dapat gawin? Tatagal na namin gumagawa ng exhaust. Ang problem kasi namin sa Suzuki dati, pagka nagkamali ka dun sa pipe diameter mo, maganda tunog niya, pero hindi siya umaalis ng tama. Ang napansin namin sa kanya, mas okay siya kung sakalin mo siya sa pinakalikod na. Kasi kailangan nyo yung back pressure na yun eh. Pero dapat yung back pressure na yun, after nun, ma-dissipate din. Hindi niya kailangan ng sobrang lakas. Dapat meron sa kanya magpipigil. So kung kunyari, di ba, from stock, di ba, yung mga gusto magpa-exhaust, magkano aabutin niya, boss? From downpipe going to hanggang exhaust na. Full exhaust na siya, di ba? Full exhaust na siya. Nasa 65. Oo, 65 na siya. Pero yun naman, yun na yung result ng R&D natin. Ano eh, pagka may Suzuki kami na papasok, andun yung kabako kasi nga, hindi namin siya mahabol-habol eh. Actually, ganun ng ano, pag nag-exhaust ka, lalakas ng gas. Pero ang totoo niyan, basta tama yung design mo, dapat mas matipid siya. Lang, so dapat sa tamang tao kayo sa bumunta. Yan. FMS Molotov, guys. Tinignan ko muna ulit eh. Kasi mamaya, lagi ako nag-shoutout. Lagi yung Motolov. So, ano meaning ng FMS, boss? Yun yung tatlo kong anak. Sila Gianfranco, Gianmarco, then Sofia. Yung Vector. To follow na kid. Yan. Baka may sumunod. Yan. Tapos guys, nakikita niyo to. Sunoku. Inaalagaan niya si Bombi sa mga langis niya. So, sa ibang segment na namin siya gagawin. It's more on exhaust lang to, guys. So, yung gagawin namin next is, ano na, yung best oil ever, guys. Sobrang solid. Nagulat ako. Nung una, hindi ko pinapansin kasi nga, may isang brand akong inaalagaan eh. Pero, nung pinatesting sa akin ni Boss, ano, Kimi, sobrang ganda. As in, sobrang ganda. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown. Or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been emptied out? Well, dapat pagka gumagawa ka ng one, ng section, pinakamaganda, i-8 degrees mo sila para hindi pwersado yung liko. What I want, what I see, I could be anything. I attract all the things that I see, I believe all the cheap. Grabe naman yan, guys. Ano binabayaran mo dyan? Grabe, nakita nyo ba yan? Grabe oh guys, oh. Ganda. Yan yung stock. Sunoku, baka naman. Grabe! Ano yan? German ba yan? Grabe guys oh. Solid. Tingnan mo pagkaka-weld. Diba? Kaya nilait yung Japanese kanini. Birula. So sa mga nagtatanong guys, napin nyo lang, FMS, Molotov. Alam mo naman oh, ito yung pinagyayabang ni Boss Kimi, diba? Oh, boom! Quality! Ito yung tinatawag na 8 degrees, di ba? Yes, boss. 8 degrees. Yung iba daw kasi, ginagawa, 12 degrees lang. So, mas madali gawin. Ito, gusto niya pahirapan yung sarili niya, di ba? Kaya binabayaran mo kay FMS. Siya mismo nagsusukat. Pupuntahan kanya kahit sa lupalop ng Pilipinas. If you know why you're doing something, that's all you need. I wake up ready for the day because I believe. Right now guys, papaanda rin na natin. So let's see kung anong tunog ng mid-pipe. Nakakakaba. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan.
Ooh, suabe. So makikita natin performance mamaya kung may pinagbago ba o wala. So guys, testing natin yung FMS na downpipe. Putik, grabe. Ramdam, boss. Ramdam. Oh, putik, ramdam na ramdam po. Grabe. Let's go! Nasaan na yung kasama natin? Wala. Ganun kabilis, guys. Naiiwanan yung mga kasama natin. Iba yung response niya compare. Dapat pala ni-review natin yung wala pang mid-pipe. So, pabalik natin. pabalik natin yung mid-pipe. So, sa mga gustong makasubok, message nyo lang ako, guys. BombyJB74 or Mark Mercaida sa Instagram din. Papatest drive ko sa inyo tong demo car natin na Jimny na naka-turbo, guys. So, shoutout sa kaibigan ko ng taga-video ngayon. Yes, sir. At siya yung talagang nagpo-push sa akin dumastos. Siyempre, shoutout sa Baha, guys. Tignan niyo kung gano'ng kalakas ang Baha, guys. Boom! Bang! Sabi nga nito, bang! Pag nasa Manila kayo, guys, Atoy custom lang. Pero pag nandito kayo sa Isabel, ha? Mad Monkey tayo, guys! Shoutout kay Mad Monkey. Yes, let's go! Narinig yung psss. Ganun, narinig yan. Blow off valve yun. Pero hindi ko alam kung para saan yun eh. Basta kinabit lang natin. Siyempre, naga-R&D tayo dito sa Jimny. So lahat ng mga pwedeng ikabit, ikakabit natin. Para pag kami nagtanong, masasagot natin yung mga katanungan nila. Para saan na naman yung drum brake? Unang-una, boss, lighter siya sa stock. Oh. Tsaka yung heat dissipation, parang ganun. Oo, hindi siya masyadong ano. May heat rejection siya. Ceramic. Basta ganun? Ceramic. Basta yun na yun, guys. Maganda, parang bling-bling siya, guys. Yeah, bling-bling. Ano, boss? Kamusta? Maganda naman, pero parang tataob. Parang tataob, kaya lay-low lang tayo, guys. Ramdam mo ba? Oh, ramdam eh. Nawala yung ka-convoy natin sa likod eh. So guys, dapat yung downpipe lang ang ilalagay natin sa Jimny. So sayang naman yung Jimny update 2.0, guys. So ngayon, i-update ko lang kayo kung anong kinakabit namin ngayon. Papalitan namin yung Baha design from Squadron Sport na yellow. Papalitan namin ng Baha Squadron Pro na, pero white lens para hindi siya maraming color. Ang makikita lang is yung blue ng turbo, tapos black and white and gray na lang ang mangyayari. Kasi dati parang may yellow, ang daming kulay, ganyan. Then, nagkabit na namin yung mags. Ito yung T37X. Pantay na pantay sa ano. Walang spacer yan, guys, ha. Ang pinagkaibahan nila dun sa black, meron nakasulat ng Wolf Racing dyan. Tapos, nagkabit kami ng pillar sa likod. Para mas matigas lang konti. Kasi medyo malambot ang ano, diba? Box-boxy. Tapos ito, bigay ni Boss Parker. Cladding dyan. Tapos, hindi pa dumarating ang ating spare tire delete na Carl style, guys. So, ayun lang. A little update for this Jimny project. Bombi JB74 2.0, guys. We take pride when we train. We gon' rise up and change. So, ayan, guys. Nakita niyo naman ang Jimny natin. Ayan. As of now, tinanggal ko muna ang spare tire niya para magmukhang malinis muna habang di pa dumarating ang spare tire delete natin. So, I'm thinking of if pwede natin ibaba, 20mm lang siya. As of now, naka 40mm siya na Apio na suspension. May mga minors lang tayong nilagay, yung mga cladding na yan. Naglagay tayo ng sampayan doon, tapos tong ano, shadow na rattle control. Try natin kung medyo okay naman. Naka power mode, setting number 9. O kaka-install din natin ng Baha. Squadron Pro pala siya, guys. So mas malakas siya, 40 watts siya. So ganyan siya kalakas, guys. Ito may headlight. Walang headlight, may headlight. Grabe. Tumatalon, guys. Grabe. Solid. Parang ayaw hinto. Ngayon, ramdam na ramdam mo talaga, guys. Wala siyang delay, guys. Grabe. Solid. Walang lag ang ating Jimny. Ito, ramdam mo na talaga. Ramdam mo na talaga yung boost niya. Dati ayoko pa kasi magkabit ng throttle control. So ngayon, happy na ako ngayon. Grabe. Rinig nyo yun, guys.
So, naka-curl style, baha design siya, na ilaw. Yan, para medyo monochromatic. Yung ano lang, mintay ko lang yung plate number natin para maiba na. Yun guys, this will end our vlog guys. So, like and share and subscribe. Don't forget, follow Mark Mercaida sa Instagram, BombyJB74 sa Instagram din. So, see you on the next vlog guys. Let's go!